Alam ko marami na nakapanood ng video ni Asian Pacboy at ni Cherry White. So maraming nag-aabang sa kanila, maraming sumubaybay, maraming nagmahal sa kanilang pagsasamahan. Sobrang bilis ng panahon, sobrang daming issue hanggang sa mapunta sa paghihiwalayan. Pero habang pinapanood ko yung video na yun is talagang sobrang hindi ko mapigilan ang paghihirap ni Brother Pacboy. Kasi alam mo naman natin na maraming nagmamahal sa kanya. Marami siyang taong pinapasaya. Kahit ako, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba, talagang ang taong to ay sobrang bait kahit sinong taong nakakasalamuha niya. So hindi ko lang talaga napigilan yung emosyon ko din nung habang pinapanood ko yung pag-uusap nilang dalawa, lalo na yung nagihingi siya ng pasensya o pangapagkukulang kay Cherry White. Pero sobrang ano talaga eh, sobrang bait mo talaga, Brother Pacboy. So panoorin po natin itong video na to na miski ako, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ko kinaya itong video na to dahil nga nahihirapan din ako pag napapanood kasi Pacboy na ganyan, umiiyak, sobrang bigat ng nasa dibdib niya. Kasi sanay ako sa ano eh, sanay kami dalawa na nagkukulita, nagkatawanan, kasama ng ibang mga tropa ng mga nakakasama niya lagi sa pagra-rides o kahit saan man lugar. Kasi wala namang pinipili yan si Pacboy eh. Sobrang the best talaga yung tao na yan. Kaya itong video na to, nung makita ko, sobrang nadala talaga ako. Ito yung video. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yung tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Yung mga ano, itong mga oras na to, yung mga ito wala, mga nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Ay, iyak ka po, pang ina nyo. Masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako tinulungan niya ako mag-grow. So, yun nga. Tapos na ang samahang Pacboy, kaya dapat na natin tanggapin sa lahat ng mga milyon-milyong taga-subaybay ng Pacboy. At isa ako doon na alam ko naman talaga na naging okay silang dalawa. Pero ganun talaga ang buhay. Ang isipin natin ngayon, ating mga tagapagpasunod ni Asian Pacboy sa mga followers. Brother, kaya mo yan. Ilabas mo sa dibdib mo, sa puso mo. Pakawala mo na yan bigat na dinadala mo. Kasi mahirap yan eh. Mahirap labanan yung stress, madidepress ka. Ang hirap yan. Mahirap makatulog kasi nga lagi kang nag-iisip. Pakawala mo yan, brother.
Pag once na mapalabas mo yan, na maluwag sa loob mo, napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na isang araw, wala ka na palang bigat na dinadala sa iyong puso. Maraming nagmamahal sa iyo. Nandito kaming mga kaibigan mo, mga katropa mo, mga nakasama mo sa mga vlogging. Nandiyan yung mga followers mo na nagmamahal din sa iyo. At most especially, ang pamilya mo. Isipin mo na lang yun. Huwag mong sayangin yung naging puhunan mo o nasimulan mo na maging Asian fuckboy ka. Nandiyan yung pagkakataon na kailangan mong lumaban para sa sarili mo. So brother, salamat sa lahat ng mga binigay mo sa aking advice. Naluluha na naman ako. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, brother Asian Fuckboy. Maraming maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin. At sa mga followers, huwag po tayong magsawa na mag-post para magkaroon ng lakas ng loob si Asian Fuckboy na makabalik na sa kanyang pag-vlog. Pakita po natin sa kanya ang ating suporta para manumbalik ang kanyang lakas at sigla sa pag-vlog. Nang makita na naman natin siya na maging masaya. So, yun po ang ihintay namin sa'yo, Asian Fuckboy. Aabangan namin ang iyong pagbabalik. At ito na rin ang pagkakataon ko para magpasalamat sa inyo, sa mga followers ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Sadik TV.